Sibak sa pwesto ang dalawang pulis na nanakit at nagbanta sa isang traffic enforcer sa Valenzuela City matapos silang sitahin dahil walang helmet. Bukod sa nakachinelas, napag-alamang nakainom din ang mga ito. Si Joshua Garcia sa detalye. Sa pool sa CCTV video na ito, ang pagbunot ng baril at paninikmura ng isang pulis sa isang traffic enforcer sa kahabaan ng kalye MH Del Pilar, Barangay Mabolo, Valenzuela City, ito lang linggo na madaling araw. Kwento ni Ronaldo David ng Traffic Management Office o TMO Valenzuela, napansin niya ang dalawang nakamotorsiklo na parehong walang suot na helmet at nakachinelas. Malinaw na paglabag sa ordinansa ng lungsod hinggil sa tamang dress code ng mga nakamotor sa kalsada. Pero nang sitahin niya ang mga nakamotorsiklo, siya pa ang muntik ng madehado. Napag-alam ang Police Maynila na kinilalang sina Police Staff Sergeant Ernesto Camacho at Police Staff Sergeant Masong Kabudoy na nakatalaga sa Delpan Police Station 12. Kitang-kita sa video na napahawak na lang ang traffic enforcer sa kanyang tiyan matapos siyang sikmuraan gamit ang baril kasabay ng pagtalsik ng suot niyang helmet at pagtumba ng kanyang motor. Napahawak na lang po yung baril at naka-ano po sa akin. Sinabihan na po, gusto mong patayin na katarito? Kala ko po katapusan ko lang ang araw na yun. Lumabas sa investigasyon na kapwa nakainom ang dalawang pulis at naimbitahan lang sa isang okasyon sa Valenzuela City. Pinuri naman ni Mayor Wes Gatchalian si David dahil sa dedikasyon nito sa kanyang tungkulin sa pagpapatupad ng batas. Magandang ehemplo po ang nangyari po kay Sir Ronaldo David, no, na isa pong team o natin na talaga pong ginagampanan niya lang ang kanyang duty at responsibilidad kahit madaling araw na po. Sa lahat po ng ating kawani po ay huwag po tayong magpapayag po magpabastos na lang po sa iilang mga kapulisan po. Ang masakit pa po yung kapulisan na hindi pa po taga Valenzuela. No? Huwag kayong matatakot na gawin ang kailangan niyong gawin basta alam niyo po na tama po ito. Kaugnay nito, bago matapos ang isinagawang press conference ng Valenzuela LGU, nakatanggap naman sila ng mensahe mula sa Manila Police District na nagsasabing may aksyon na mula sa kanilang panig hinggil sa naturang insidente. Dinisarm na po ang kapulisan and under restrictive custody na po sila at this moment. So napapanood pala tayo ng MPD. So maraming salamat sa MPD rin sa mabilis po na aksyon ho nila. Mahaharap naman sa kasong grave threats and physical injuries ang mga nabanggit na suspect. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.